everyone! Welcome to my kitchen. In today's video, i-share ko sa inyo ang gagawin kong banana loaf para sa birthday ng aking anak. So before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. At para sa bago sa aking channel, meron akong shoutout portion sa last part ng aking video. Just comment down below at i-shoutout ko kayo sa aking next upload. So, ang i-share ko sa inyo ay ang aking gagawing banana loaf. Dahil mag-birthday ang aking panganay, so naisip ko, gawan siya ng video at i-share sa inyo. So, para sa ating mga ingredients, ito na ang ating mga kailangan. So, para sa ating first ingredients, kailangan natin ng 2 cups cake flour, baking powder, baking soda, salt. So, kailangan natin ng 5 to 6 pieces ng ripe banana. So, kikiluhin ko ito mamaya. Dapat 500 grams ang gagamitin natin. So, nag-prepare ako ng 5 to 6 pieces of bananas. So, ito ay hinog na. Mas maganda pag ganito siya. Kung kaya pa niyang ihinog, may ihihinog pa ang saging nyo. Mas maganda. Brown sugar, vanilla flavoring, 2 eggs, evap milk, canola oil, at optional ang cinnamon powder. So ako kasi gusto kong ang banana loaf or banana bread na may cinnamon. Para sa ating toppings, pwede tayong gumamit ng choco chips or choco bits at sliced almond. So, yan ang aking gagamiting toppings. So, ayan lang ang ating mga kailangan sa paggawa ng ating banana loaf. Kaya, samahan nyo na akong mag-prepare at para sa nagtatanong sa mga sukat ng ingredients na aking gagamitin, just check the description box sa baba. So, para sa ating first step, kailangan nating matimbang ng 500 grams na ripe banana. So, kung makikita nyo ang saging na gagamitin ko, ano na talaga siya, hinog na siya. So, ang next step lang natin dito, dudurugin lang natin yung ating saging. So, imamash lang natin to hanggang sa wala ng buo-buo or wala ng buong banana. So, itong ang ibang saging, hindi pa siya masyadong hinog. Pero yung ibang saging, overripe na talaga. So, ayan. Set aside muna natin siya kasi ready na ang ating mashed banana. Ang sunod kong gagawin ay ang ating wet ingredients. Gagamit ako dito ng large eggs. I-mix ko muna to. Then, ihahalo ko na dito yung aking evaporated milk. Ang aking canola oil. Ang vanilla flavoring. So, dito ko hinahalo ang salt. At ang aking sugar. So, tutunawin ko muna ang aking asukal sa aking wet ingredients. So, after kong ma-mix ang lahat na wet ingredients at ang aking sugar and salt sa isang bowl, isiset aside ko muna siya at gagawin natin yung ating dry ingredients. So, para sa ating next step, kailangan nating salain ang ating cake flour. Kung wala kayong cake flour, pwede naman ang all-purpose flour. So, sasalain muna natin siya. Habang sinasala natin yung ating cake flour, ihalo na din natin yung ating baking soda at baking powder. And then, yung rest ng ating cake flour. Then, salain ulit natin. Continue sala lang. So, minsan kasi may mga ganyan-ganyan, buo siya. So, magandang sinasala natin. Tapos, kung merong mga something sa ating flour,
So, natatanggal natin yun. May mga itim-itim. Or kung hindi man, stuck ang ating flour. May something na. Kaya maganda pa din na sinasala natin yung ating gagamitin. So, eto na yung ating dry ingredients. Lagyan ko lang siya ng hole sa gitna. Then, ibubuhos ko na ang aking wet ingredients sa ating dry ingredients. Iuubos ko na siya. Isahan lang. Ayan, tunaw na yung kanyang sugar. Kaya dun ko inahalo ang asukal sa wet ingredients para paghalo ko sa dry ingredients, talagang well combined na siya. Then, ihahalo ko na din yung ating na-mash na banana. Then, imimix ulit natin. So, hindi ko na siya pakakahaluin. So, saktong halo lang. Then, kukuha ko ng isang bowl. Kasi, hahatiin ko siya. Yung isa, lalagyan ko ng cinnamon at yung isa, walang cinnamon. So, ayan, hahatiin ko siya sa dalawa dahil yung isa, lalagyan ko ng cinnamon, yung isa wala. So, ayan. So, pwede kayo maglagay ng 1/2 teaspoon ng cinnamon to 1 teaspoon, depende sa inyong panlasa. So, pag nasosobrahan din kasi to, medyo nag-iiba ang lasa niya, kaya dapat sakto lang ang ilagay natin. So, ilalagay ko 1/2 teaspoon lang. So, kung gusto nyo lahat may cinnamon or lahat walang cinnamon, pwedeng-pwede. Pero ako kasi gusto ko sa banana loaf, banana bread ko may cinnamon. So, para kasi sa akin, mas masarap siya na may cinnamon. So, ito guys ay ready na at itong plain, ready na. So, dapat nagpipreheat na kayo ng oven kapag maglalagay na tayo ng banana cake sa ating molder. So, ito ay iseset aside ko. So, ito yung aking gagawing molder. Ito yung aking gagamitin. Meron din akong wax paper. Pero, maglalagay pa din ako ng kaunting oil sa ating pan or sa ating molder. Then, ilalagay ko ng ganito. May sobra siya para pag-angat ko mamaya, hindi ako mahirapan pag iaangat ko na yung ating banana loaf. So, ito yung may cinnamon. Maglalagay ako ng choco chips. So, ang gagawin ko, kukuha muna to ng flour. So, after ko siya makot, sinala ko para hindi makasama yung mga ibang flour na walang nakot na choco bits. So, ihahalo ko na siya. Pero nagtira pa ako guys, nagtira pa ako kasi pang toppings ko to. Ihalo natin. Huwag na masyadong haluin. Then, ilagay na natin dito sa ating molder. Lagi kong nakikita. Lagyan daw ng ganyan. So, ilalagay ko na yung aking toppings na choco bits. Then, itong ating sliced almond. So, repeat procedure lang sa iba nating tray. Set aside muna natin to. So, ayan. Tamang-tama, nakapreheat na ako. Ibibake na natin ang ating banana loaf. So, ayan. Ibibake na natin siya ng 40 minutes.
So guys, ito na yung ating banana loaf. After 40 minutes, ilalabas ko na siya. Yan na siya. Ititest natin siya kung basa pa siya sa gitna. So, wala na siyang basa sa gitna. Same dito sa isa. So, luto na ang ating banana loaf. I-cool down ko muna siya dito bago ko siya tatanggalin sa ating molder. So, hayaan muna natin siyang ganyan. So, ayan, nakaluto na tayo ng dalawang banana loaf bread. Medyo mainit-init pa to, pero iti-taste test na natin siya. So, eto na ang ating finished product ng ating banana loaf. So, medyo warm pa yung ating banana bread, pero dahil gusto ko na siyang makita ang loob niya, ikakat na natin siya. Ito yung ating banana bread. Ayan yung kanyang loob, moist. So, ito yung aking kukunin. Ayan, napaka-moist ng ating banana loaf. Tikman na natin siya. Na-slice ko yung walang cinnamon. Ito yung walang cinnamon. Ang sarap. So, ayan siya, guys. Moist siya sa loob. Tapos, ang labas niya, ayan. Ayan ang labas niya. Brown sa labas. Moist sa loob. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ito naman yung ating banana loaf na cinnamon flavor. So, ito yung mga nilagyan ko ng choco chips sa loob, choco bits sa loob. So, titikman natin siya. Ayan, moist na moist. Yung labas niya, crunchy. Yung loob niya, moist. So, ito yung mga bits na nilagay natin. Marami akong nilagay. Ang sarap niya. So, mas gusto ko itong may cinnamon. Para sa akin, mas masarap kapag may cinnamon. So, itry niyo itong aking banana loaf dahil alam ko matutuwa kayo ang sarap niya. So, before we end this video, eto na ang ating shoutout portion para sa ating mga taga-subaybay. So, shoutout kay Melanie Sabile. Another shoutout kay Christopher Rasco, Maria Teresa Velasco. So, shoutout daw sa kanya, Tessa Nadado. So, para sa ating last shoutout kay Bean Ang. So, hanggang dito na lang ang ating shoutout. Thank you guys for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!